Hi, guys. Hi, guys. Welcome to my channel. It's me again, Maricus Vlog. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin dyan at sa mga baguhan dito sa akin channel, my name is Maricus and my channel is Maricus Vlog. So if hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel at or baguhan ka sa akin channel, please subscribe and dyan sa kilid. And hit nyo din yung notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. At guys, today's vlog guys is mag-replant ako ng aking Alocasia Black Velvet Plants. Ayan. Isa sa mga collection ko guys. Isa sa mga collection ko dito sa bahay na halaman ko. So, today, kailangan ko siyang i-replant kasi medyo matigas na yung ano niya, na yung lupa niya, so i-replant ko siya. Yun. Okay naman siya, guys. Mataba naman siya. Bago pa lang to siya, guys. So, okay pa lang siya, pero yung lupa lang niya is medyo matigas na siya. So ang gagawin ko is i-replant ko siya at saka para mas lalo siyang lumalago. Papalitan ko yung lupa niya na. Pasensya guys, medyo mainit tayo. Ayun nga guys, ang gagamitin ko na ano na soil na mas na sa tingin ko maganda sa tubo niya, ipapakita ko sa inyo yun guys. Ayun nga guys, pakikita ko sa inyo yung gagamitin ko. Ang gagamitin ko is ito, anong tawag nito? Isa siyang matabang lupa ng ano, yung nalantang ano, anong tawag dyan? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Yun bang nalantang yung galing sa palay? Yung straw ng palay? Ito yung gagamitin ko guys. Nalanta siyang straw ng palay. Ano na siya guys? Pwede na siyang gamitin kasi ano na siya? Parang lupa na talaga siya at saka maganda to siya sa halaman. Yan. Ang gagawin ko dyan is ganito lang. Durugin ko yan. Ano yun? Dudurugin ko lang yan siya guys. Tapos tanggalin ko yung mga buo-buo. Yan. Tapos lagyan ko siya ng ano, konti lang na ano, vermicast ang tawag sa lupa na to guys. Galing siya sa earth, ano, ito yung vermicast ang tawag nito guys. Yung sa may ano, sa yung lupa na galing sa, ng tawag dyan. Yung sa earthworm ba yun? Yeah. Yan. Tapos pag halu-haluin ko siya, hindi na ako mag-apply ng ano. Hindi na ako na kailangan mag-apply ng fertilizer kasi mataba na siya. Ayan, paghaluin ko lang yun siya. Ayan. Haluin ko lang siya ng haluin. Ayan, pwede mo na siyang pwede mo nang ilipat yung halaman. Ayan. Ayan, ito. Ayan. Yung iba pa na ano, hindi siya masyadong matigas. Pero yung sa ilalim niya, matigas na siya. At saka, hindi din ideal ang pot na to sa halaman na to kasi medyo mataas siya, so yung ilalim talagang kasi pag mag ano ka, pag anong tawag dun,
pag i-cultivate mo yung soil, hindi siya aabot, maabot. So, kailangan ko talaga siyang ilipat. Ayan. Pero bago ko yun alisin dyan, lagyan ko muna ito ng konti lang. Hindi ako professional mag ganito. Ang sa akin lang yung alam ko lang. Yun. Ayan. Tama lang siya. Lagyan lang siya ng konti lang. Lagyan lang mo lang siya ng konti. Tapos, para yung mga roots sa ilalim ng halaman may kapitan ganun. Tapos yan. Ayan. Tanggalan na ng konting lupa. Ang taba-taba na niya, guys. Ayan, may maano na siya, guys. May mga konti na siyang magtataba ng yung mga roots niya. I think mayroon din siyang guys. May nag-uusli na siyang may tumubo na siyang plants na rin. Para yung tawag dyan, yung ayan, saha yun sa Bisaya. Ayan, mayroon na siyang konti. So, yan. Tapos, ilagay ko lang yan siya dyan. Ikala ko lang pa yung lupa. Lagyan pa natin ng konti. Tingnan nyo, guys. Ang daming lupa na ilagay ko dito. Pero nasa lang siya. Sa mababaw, ibabaw lang talaga siya. So, yung medyo malalim na pot is hindi talaga siya ideal sa ganitong halaman. Dapat yung ganito lang siya, ganito. Medyo hindi malalim. So, yun ang reason kung bakit ko siya nilipat. At saka talaga namang medyo matigas na yung ilalim. Tapos yan, ganun lang, ilagay mo lang siya ng maayos. Teka, rin natin yung mga munting halaman na tumutubo. Ayan. Dagdagan mo lang ng konti. Tapos ang pagdidilig nito, guys, huwag mong biglain na medyo parang malulunod na yung halaman. Konti-konti lang. Kasi hindi naman niya kailangan ng maraming tubig talaga. Kasi pag araw-araw mo siyang diniligan, hindi naman magmumoist pa rin yung ilalim. Kung yun ba yung tamang term nun. Kasi yung soil ng pala, yung nalantang yung nalantang pala, uhay ng palay ba yun? Ewan ko ang tawag sa Tagalog. Yan yung parang mag-hold ng konti sa tubig. Ganun. So, hindi talaga siya hindi talaga siya talagang mag-dry. Ganun. At saka wag nung ilagay pag may mga halaman kayo na ganito na alocasia, black velvet, yun ang tawag sa halaman na to. May mga magaganito kayong halaman, wag nung idirektang ilagay sa wag nung direktang ilagay sa ang tawag dyan. Wag nung direktang ilagay sa sa araw. Kasi pag direkta nyo ilagay siya sa araw, yung dahon niya is susunog. Yun bang malanta siya ganun.
Ay, may lupa din ako dito sa likod, guys, na nakamix na na siya. Ng ano, nakamix na siya ng ganito, ng vermicast at saka yung nalantang palay. Ganyan. Ayan, okay na siya, guys. Ready na siya. Ayan. Tapos na. Tapos daligan mo na lang siya ng konti. Ayan. So, ganun lang, guys. Ganun lang ang pag-replant ng Alocasia Black Velvet Plants. At yun na nga, huwag nyo lang siyang paarawan masyado. Kasi pag lagi siyang nasa araw, masusunog yung dahon niya, magyayalo siya tulad ito. Ganun. Ayun. At saka diligan na lang siya ng konting-konti lang. Ayan, okay na siya. At saka, madali lang alagaan ang halaman na to, guys. Ano lang to sa akin, siguro mga 2 months lang to sa akin. I think 2 months, 3 months ata, hindi ko na alam. Daan ang ibinigay to sa akin, ano pa lang siya, 2 dahon pa lang siya. Nalanta na nga yun eh. Mga bagong dahon na to siya lahat. Kaya guys, yun lang yung vlog natin for today. So, please subscribe to my channel. Kung hindi pa na kayo nakapag-subscribe. And please hit the notification bell so that you will be notified every time I have a new upload. Guys, thank you for watching. Bye!